Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatiran from Luzon, Visayas, at Mindanao. One more time, I'm Pastor Richard Manaloto and welcome to our Facebook Live Ministry dito po sa UPC Arms. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. One more time. First in the list. Hallelujah. Palakpakan natin. Sister Tricia Lubero. Sister Tricia, kamusta? Praise the Lord. Flor Deliza Moreno is watching. Good PM, Pastor, sabi ni Sister Flor Deliza Moreno. Gina Lupi Muika is watching. Asawa po yan ng ating pastor, Pastor Muika, mga patid sa Hinigaran. Magandang hapon, Pastor, sabi ni Sister Tricia Loberos. Sister Jolandol is watching. Jolandol is watching po, Pastor. Palakpakan natin, Sister Jolandol. Hindi na naman siya late, mga kapatid. Pangalawa na to, Sister Jolandol. Praise the Lord. Pakishare naman po, mga kapatid, ng atin pong live streaming ngayong hapon upang marami pang mga kapatiran ang mabless ng salita ng Panginoon ngayon. If you have friends, mga kapatid, na meron pong karamdaman, kindly share and or you can mention their names here. And then baka meron po kayong karamdaman, meron po kayong kakilala na merong karamdaman, i-drop nyo po sa ating comment box below. Hindi po ako yung doktor. We are serving a great physician named Jesus Christ, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi po akong nakakapagpagaling, kundi ang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. That is our message today, mga kapatid. Praise the Lord. It's all about healing. Kung meron po kayong mga kakilala, mga friends, family, na meron pong karamdaman, who needs healing in this wonderful afternoon, kindly drop their names. I-pray po natin yan mamaya. I do believe and I can feel the Spirit of the Lord that He wants to heal us.
He wants to heal us. Elias Virano, thank you, Pastor, sa mga mensahe na binigay mo. Amen. Brother Dondon Mabagod, hola, Pastor, good morning. God bless you always. Okay lang po, Pastor. Inaabangan po namin yung live mo. Dito kasama ko mga pinsan ko. God bless po, Pastor. Nakakatuwa, mga pati. Nakakatuwa, mga patid, na meron pong mga nag-aabang sa ating live streaming. Praise the Lord. Elias Virano, amen. Praise the Lord. Brother Edwin Riquentosa, watching live from Tagaytay City, Cavite. Good afternoon, everyone, and God bless us all. Amen. Magandang hapon, Brother Edwin Riquentosa. Praise the Lord. Isa din po sa ipag-pipray natin ang papa ni Brother Edwin Riquentosa. Ang pangalan niya ay Brother Panyong. Ano nga yung full name ni Brother Panyong, Brother Edwin? Hindi ko po kasi alam yung kanyang tunay na pangalan. Hindi ko po alam yung kanyang tunay na pangalan. Pwede po bang i-drop nyo kung ano yung full name ni Brother Panyong, ni Tatay Panyong? Hallelujah. Brother Dondon Mabagod is watching. Pastor Jun Ray Lima is watching. Hello, Pastor Jun Ray. Pastor Jun Ray Lima, praise the Lord. Pastor, good PM. Greetings here in Sugod, Southern Leyte. Amen. Pastor Jun Ray Lima, done share na po. Praise the Lord. Salamat, Pastor Jun Ray Lima, sa pag-share po ng ating live streaming ngayong hapon. Brother Sunny Renacido Salem is watching. Hello, Brother Sunny. Kamusta po kayo? Elias Virano, Pastor, pre-request ko po sa friend ko na nasa Saudi. Positive po siya sa coronavirus, na sana maging okay siya. Pinaglalagyan siya sa pinaglalagyan na maging okay sila sa pinaglalagyan kanilang hospital. Sana maging ligtas sila. Name po, Pastor, is si Maymay Luberos. Yes, akin pong palaging pinapag-pray si Sister Maymay Luberos, Brother Elias Virano. Amen, hallelujah. Dahil nakita ko nga po yung post niya sa Facebook. And then nung nakita ko po yung post niya, naramdaman ko po ang kirot sa aking puso. Sabi ko, Lord, pagalingin mo po ang iyong alagad, pagalingin mo po ang aking kapatid. Praise the Lord, hallelujah. I'm always praying for Sister Maymay Luberos, Brother. But thank you for reminding me today, one more time. I-pray natin yan mamaya. Flor Deliza Moreno mentioned Sister Alma Slow. Praise the Lord. Sunny Renacido Salem, good afternoon, Pastor, watching here in Zambales. Shout out sa lahat ng mga taga Zambales, mga kapatid. At good afternoon na din sa mga nagagwapuhang mga kuya ko, Kuya Pastor Jun Ray at Bro Dondon. Sa mga nagwagwapuhang mga kuya daw ni Brother Sunny Renacido Salem, Pastor Jun Ray Lima and Brother Dondon Mabagod. Sila lang. Hindi tayo kasali. Okay. Tawa ako, sorry ba? Amen. Michael Mahinay Ortaniza, yes, Brother, nagkasama na naman tayo, Brother Michael. Edwin Riquentosa is watching.
Sir Wilson M. Bansag is watching. Almaslow is watching. Edwin Riquintosa, Epifanio Pastor. Yes, Epifanio. Yes, Panyong. Yes, kaya pala Panyong. Yung nalaman ko po kasi Brother Edwin is ano niya lang. Yung kanyang palayaw po, yun lang po kasi yung dinadala palagi. Panyong, Epifanio pala. Salamat Brother Edwin ha. Praise the Lord. I-pray po natin si Brother Epifanio Riquintosa mga patid. Idala nyo po sa prayers. Praise the Lord. Pastor June Ray, Brother Don, Brother Sunny, sa lahat po na nandito ngayon, please include your prayers mga patid kay Brother Epifanio Riquintosa. Lolo ko po yan dito sa simbahan mga patid. Sa simbahan po na pinanggalingan ko sa under kay Pastor Joseph Adubas. Nung hindi pa po ako nagpapastor, inaalagaan kami ng taong ito. So please pray. Alam ko po malaki po yung magagawa ng prayer nyo mga kapatid. At ipipray din natin mamaya. Don Mabagod, gracias, gracias guapito Sunny. Bakit kayo lang ang mga gwapo? Elias Birano, palagi po ako nag-aabang sa live mo, Pastor. Nakaka-bless po ang mensahe ng Panginoon. Salamat, Brother Elias Birano. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at ang lahat ng glory para sa Panginoon. Instrument lang po ako. Uulitin ko po, mga patid. Advice ko lang po sa inyo. Kung meron din pong live streaming ang inyo pong mga pastor, unahin nyo pong panoorin yung inyong mga pastor. Unahin nyo po yung sarili nyong pastor kung meron naman silang live streaming. Kung wala, then welcome. Pagkatapos nyo pong panoorin yung live streaming ng inyong mga pastor, pwede na po kayong makapagpanood ng ibang mga live streaming, di ba? Amen. At ayaw yung pagpapalain ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng iba, malapaw mo sa langit. Ayaw. Ayaw mo og tuotuoan na mulapaw hinuon ang mga panalangin para sa inyong kinabuhi. Amen. Wilson Imbansag, praise God. Alma Slow, Pastor Richard, mayong hapon. Mayong hapon din, Sister Alma. Good afternoon, Pastor. Watching here at replying pala. Hey, sa gwapo din naming kapatid from Zambales. Bakit ba kayo lang yung gwapo? Alma Slow, sa tanang viewers, mayong hapon. R.O. Jesus, hello, good afternoon, Pastor. God bless you more. Share natin yung ating live streaming, mga patid. Sister Donna Jane Renojo, watching po. God bless Sister Donna Jane in your needs, sa iyong pong pangangailangan, sa iyong pong needs. Ang Panginoon po ay magbibless sa inyo, kapatid na Jane. Alma Slow, good afternoon to your beautiful wife, Sister Aisel May, kumbista Manaloto. Yun. Kahit hindi na lang ako yung gwapo mga patid, basta beautiful ang aking wife. Good afternoon daw Sister Aisel May, sabi ni kapatid na Alma. Palakpakan natin mga kapatid. Sir Wilson M. Bansag, watching here in UPC, Astorga Garcia, Davao del Sur. Sa lahat ng taga Davao del Sur, shout out po sa inyo. Alma Slow, hola Brother Dundun Mabagod. Hola, hola. Hola daw, Brother Don. Michael Mahinay Ortaniza, Pastor. Maayong hapon, Pastor. God bless. Maayong hapon din. Alma Slow, hello, bro. R.O. Jesus. Jeneline Escribano mentioned Jansky. Amen. Marv Stampos, Pastor. Maayong hapon. Amen. Brother Marv. Alma Slow, Jeneline Escribano, mentioned by Sister Alma Slow. Helen Calago was mentioned by Sister Alma Slow. Hello, Insan Alma Slow, God bless, sabi ni Brother Michael Mahinay Ortaniza. Amen. Alma Slow, Flor Deliza was mentioned. Hello, Insan Michael Mahinay Ortaniza, Alma Slow, sabi ni Sister Alma Slow. Hello, Insan Michael Mahinay Ortaniza. Amen. Ginawa niyo akong messenger.
Okay, messenger naman talaga tayo. And I'm happy na ipadala sa inyo ang inyong pagbabatian ngayong hapon. Jenilyn Escribano, mayong hapon, Pastor. God bless! Walang nag-song request, ha? Parang sumama ata loob nyo, ha? Walang song request. Okay naman yung ating... hinihiram ko po yung cellphone ng aking asawa para po meron tayong song request, mga kapatid. Yung isa pong cellphone na ginagamit ko para sa music, cellphone po yan ng aking asawa, mga kapatid. Lakpakan naman natin ang ating asawa. Alam nyo po ba, need niya rin po yung cellphone, ginagamit niya rin po yung cellphone. Pero during live, taos puso niya po itong pinapahiram sa atin para po meron tayong background music. Wow, ang galing. Napaka-supportive ng ating asawa. That's supposed to be, pag nandito po ako nagla-live, ito po yung totoo, pag nandito po ako nagla-live, mag-isa lang siya doon sa personage. Dapat meron siyang gawin, meron siyang cellphone or ano. Pero she sacrificed for the glory of God. Jeneline Escribano, mayong hapon, Pastor. God bless. Salamat si Sir Jeneline. Sana Renacido Salem, kasama ka doon sa mga kuya ko, Pastor. Na gwapo. Salamat. Amen. Hola, Pastor Jun Ray Laima, sabi ni Sister Alma Slow. Hola. Sabi ni... Nag-reply ngayon si Pastor Jun Ray sa chat o sa comment ni Brother Salom. Yan, tuloy, di mo sinama. Brother Dondon Mabagod, pakibati ang admin group ng Bisdak Group buong Spain at admin group Finland, group admin ng Rome, Italy, Italy group, admin ng Norway, admin ng Norway group, God bless always. So ulitin ko po sa pagbasa, mga kapatid, yung hindi po pagputol-putol. Binabati ko nga pala lahat ng admin, no? Sa lahat ng admin group sa Bisdak, admin group ng Finland, sa grupo ng Finland, admin ng Rome Italy group, admin ng Norway groups, God bless daw sa inyong lahat, sabi ni Brother Dondon Mabagod. Binabati ko po kayo ng magandang, magandang hapon! Nag-echo ah. Alma Slow, Mary Grace Mahinay Yonson, Rimwell Mahinay, Rain Rhea, JR was mentioned by Sister Alma Slow, mga kapatid. Yan, tuloy, di mo sinama, sabi ni Pastor Jun Ray. Nag-reply ngayon si Brother Dondon. Natawa, mga kapatid, si Brother Dondon. Wow! God bless you more, Senior. Amen. Sabi ni Pastor Jun Ray Laima yan. Pastora Rodelis Kayao is watching. Amen. Pastora Rodelis, kamusta po kayo dyan sa Davao? I'm praying that someday makauwi na po kayo. Your church miss you so much. Your church miss you so much. And I can feel that your members loves you so much. And I know you love them too. Gustong-gusto nyo nang umuwi po, Pastora. Nararamdaman ko yan. And I'm praying for you that God will bless you, that God will provide, that God will bless your church, and someday magkakasama na po kayo ulit. Pastora Rodelis, my prayers belongs to you po. Alma Slow, Pastor Rogelio Kumahig, Elma Ella Josh Lawrence was mentioned by Sister Alma Slow. Noted po, Pastor, sa prayer request. Salamat, Brother Sane Renacido Salem. Ulitin ko po ah, Brother Epifanio Riquentosa po, i-pray po natin. Mahinay Kumahig family was mentioned by Sister Alma Slow. Sabi ni Pastor Jun Ray Laima, Dondon Mabagod, ito kasi si Sunny. Lord Eliza Murekon, Pastor nga si Pastor Julie Relatado ug iyang asawa na si Sister Elsa or Celsa Bismanos Relatado ug tanang kauturan sa Kabangkalan Church. Salamat, Pastor. God bless sa tanan. Amen. Shout out daw kay Pastor Julie Relatado. Brother Edwin Riquentosa, thank you, Pastor Cha. You're welcome po. I love Brother Panyong. I love Tatay Panyong so much. Malaki po yung natulong niya sa akin. Naging pastor din po ako dahil din sa mga pagtuturo niya dati.
To my mother, to my mama, honey, I love you, ma. Wow, sweet. Mama, ta? Yan, I love you daw, mamwa. Sweet naman ni Sister Alma Sloan, nag-I love you po sa kanyang mama. Sister Honey, mahal na mahal po kayo ng anak nyo na ito. Amen. Mahal na mahal po kayo. Josh and Lawrence, I miss you both. Amen. Miss na kayo ng inyong mama. Nag-reply si Brother Don Don Mabagod kay Pastor Junray. Junray Lima, kaya nga patahi, natahimik tuloy ang ating gwapong Pastor Richard Francisco Manaloto. Almas low, God bless you, Pastor Richard Francisco Manaloto. Amen. Praise the Lord. Pastor Junray Lima replied to himself, Pastor Richard Francisco Manaloto, kasama ka din doon sa mga gwapo, syempre po. Laila Alamada, good afternoon, Pastor. God bless, watching from Egypt. Amen. Woo! May taga-Egypt tayo na kasama ngayon, mga kapatid, sa lahat ng OFW natin sa Egypt. God bless you po and be blessed sa ating message ngayon. Brother Don Don Mabagod, Rico Quanchoso, Romel Culisao, Jeffer Changao was mentioned by Brother Don Don Mabagod. Okay. R.O. Jesus, hindi ko po alam kung sister po kayo o brother, but whoever you are, may the Lord God bless you po. R.O. Jesus, good afternoon, Sis Alma. Thanks, God bless you. Amen. Wow, praise the Lord. Jing Luvido was mentioned by Brother Don Don Mabagod. Pastora Rodelis Cayao, maayong hapon, regards sa tanang nag-watch sa live, God bless. Regards daw, sabi ni Pastora Rodelis Cayao, isa din nating pastora sa United Pentecostal Church, mga kapatid na nasa Davao ngayon, praise the Lord. I-pray natin na meron ng biyahe, mga kapatid, para ang ating pastora na naipit po sa quarantine sa Davao ay makauwi na po, mga kapatid. I know there's power in united prayers, mga kapatid. Brother Don Don Mabagod, karapat dapat ka po paki-play. Yun, meron ng song request. Kanina ko pa hinihintayan. Mag-song request po tayo, mga kapatid, mga 5. Okay na siguro yung 5, mga kapatid, no? But before ko i-play, mga kapatid, yung song request po ni Brother Don Don Mabagod, mga kapatid. Hallelujah. Before ko po i-play, meron po akong ipaparinig sa inyo, mga kapatid. Praise the Lord. Isa po sa aking song composition. And feel free, mga kapatid. Ang title po is Trust, na nakuha ko po sa Proverbs chapter 3, verse 5. Pakinggan nyo po, mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust, 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 trust. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments. Kasunod dito, Brother Don, ang iyong pong song request. Shirley Buante de Yama, maayong hapon, Pastor. Kamusta, mga kaigsunan, from Zamboanga City? Wow, from Zamboanga, Sister Shirley Buante de Yama. R.O. Jesus, song request, Pastor. Goodness of God. And peace He will give, and to you, and to you, and to you. On your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust, 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 trust. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments, length of days and long life. Goodness of God? Yes, Brother R.O. Jesus. Play natin yan mamaya. But let your heart
Karapat dapat ka song request po. Yes, parehas kayo ng song request, Brother Don Don Mabagod. Pastor, ang banta ko nga request. Oo nga pala, ano? Sige, play natin muna yung kaya Brother Don Don Mabagod at kay Sister Alma Slow na song request, mga kapatid. Karapat dapat ka. Praise the Lord. Yung inyo pong narinig na song, mga kapatid, yun po isa sa aking song request, sa aking song composition. Bisitahin nyo po ang aking YouTube channel. Meron din po akong na-post doon na pwede pong ituro sa mga bata o ipakita po sa inyong mga anak. Parang cartoons po na ginawa ko na nagtuturo po about sa pagiging mabait, magiging masunurin, mga kapatid. Pastor, ang banta ko na request. Sige, goodness of God muna mamaya. Sasambahin. Yes. Pagkatapos ng goodness of God, banta, mga kapatid. Laila Alameda, good afternoon, Pastor. Good afternoon, God bless, watching from Egypt. Praise the Lord. Jeneline Escribano, pasong request po. Tunay, higit ang pag-ibig ni Jesus. Salamat, God bless. Yes. Sa lahat ng panahon. Sister Alma Slow, ako ay babalik by Frontline Band. Ako ay babalik. Salamat po. Brother Don Don Mabagod, MWMFM, Baliling, Dinulin, Dolon, John, David, Basbas, Don, and Corey, Bibi, Jalian, Baliling, Edsel, Geraldine, Wada, Kadatoy, Colton, Cathy, Prince, Pastor Arnel, Is, Malindog, Nenita, Kiko, Pagulong, Gen PV, was mentioned by Brother Don Don Mabagod. Edsel June Ayon is watching. Yan po si Brother Edsel, apo po yan, mga kapatid, ng pinapa-pre-request ko kanina na si Brother Epifanio, mga kapatid. Sis Pastora Rodelis Cayo, thank you for praying. Pastora Rodelis Cayo, gustong-gusto ko na gid mapuli. Yes, I know, ramdam ko po yan, Pastora. Yan nga po, mga kapatid, i-pray natin si Pastora, mga kapatid, na matapos na po, naipit po siya ng quarantine sa Davao City, mga kapatid. Miss na po niya ang kanyang mga members na naiwan dito sa Negros, ngunit siya'y naipit ng quarantine, mga kapatid, sa Davao. Since pa nung general conference, mga kapatid, kasi yung general conference last time is Davao, hindi po siya agad-agad nakauwi, mga kapatid, hanggang naipit po siya ng quarantine at hindi po siya makaalis doon dahil wala pong biyahe. And miss niya na po, mga kapatid, ang kanya pong members, mga kapatid, but she can't go home because wala pong biyahe. That's why let us pray. Next song is Goodness of God, mga kapatid, requested by our requested po, mga kapatid, ng isa sa ating viewers today. Amen. Pasensya po, merong konting patalastas. Oh, hindi konti, marami. Maymay Luberos is watching. Maymay Luberos, hi Pastor. Hello Sister May. Sinabi, may nagpa-prayer request kanina sa iyo, Sister May. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nasabi ko kanina yung inyong pangalan. And then, sabi ko nga, we are praying for you always. Brother Don Don Mabagod, Jepti Cayo. Was mentioned by Brother Don Don Mabagod. Brother Michael Mahinay Ortaniza, prayer request po, Pastor, sa misis ko na si Marilu Abellanosa Ortaniza na nakaramdam ng homesick ngayon, Pastor. Thank you so much, Pastor. So, ang ating kapatid na si Sister Marilu, mga kapatid, Abellanosa Ortaniza,
ay nakaramdam po ng homesick. Oo, totoo po yan. Hirap po ng homesick. Parang wala kang gana kumain, no? Pero i-pray natin yan, Brother Michael Ortaniza, Mahinay Ortaniza. Ha? Walang imposible sa Panginoon. Regimes Garcia, praise God! Alma Slow, sabi ni Sister Alma Slow, keep safe, Pastora Neng, Pastora Kayaw. Keep safe da po, sabi ni Sister Alma Slow. Panoy Shine is watching. Hello, Sister Panoy. Sister Sunshine Panoy, mga kapatid. Mga kababata natin, palakpakan natin, mga kapatid, ang ating mga kaibigan. UPC Sheila Bilinggan Babayamban is watching. Hello, Sister Sheila. Sister Maymay Luveros, request ako, Pastor, kumapit ka lang. Oh, malapit ng maglima, ha? Lima lang, mga kapatid. Kasi may orasan ako dito, eh. Tingnan nyo. Wow! So, meron tayong time frame, mga kapatid. Of God. Kumapit ka lang. Regimes Garcia, pa-request po, ang nais ko'y purihin ka. Sister Regimes, itry natin ha kung ma-play pa natin yan. Kasi yung first 7 lang po, mga kapatid, yung atin pong i-play. First 5, brother. Regimes Garcia, watching from Saudi, Pastor, God bless you. From Saudi, amen. Sa lahat ng mga OFW from Saudi, God bless you. Good afternoon, Pastor. Watching from Navota City. Dondon Mabagod, pakibati ang aking asawa na si Sister Nelia Zamora Mabagod. Also, my mother-in-law, Ofelia Zamora Piñas. God bless you po. So, binabati ko po si Sister Nelia Zamora Mabagod. Also, ang mother-in-law ni Brother Dondon Mabagod, mga kapatid, na si Sister Ofelia. Wow, ang ganda ng kanta. Pastora Rodelis Kayaw, prayer request, Pastor, please help us to pray. My sister-in-law, Jeanette Kayaw, for complete healing. She is now in the hospital, bag-o na operahan sa gallbladder stone. So sa lahat po, mga kapatid, ng mga nanonood sa aking Facebook Live ngayon, please, i-pray nyo din po, mga kapatid, si Sister Jeanette Kayaw. Sister Jeanette Kayaw, mga kapatid, na siya po'y gumaling sa kanyang operasyon, mga kapatid. Next song natin, mga kapatid, Banta. Search, i-share nyo po yung ating live streaming, mga kapatid. Alma Slow, ang ganda ng song composition mo, Pastor Chard. Talented po talaga si Pastor Chard. God bless you, Pastor. All the glory must be to the Lord po, Sister Alma Slow. R.O. Jesus, thanks, Pastor Richard. You are welcome po. Requested by R.O. Jesus, goodness of God. Marv Stampos, praise God, hallelujah, Jesus. Regimes Garcia, yes Lord, hallelujah. Pakibati ang aking mother na nasa Davao ngayon, Rosa Baliling Mabagod, God bless po. Amen. Next song, mga kapatid, Banta, requested by Sister. Yung kahapon pa to na request, mga kapatid, eh, pero hindi lang po agad-agad na play, mga kapatid. Ito na, play na natin, ha. Wala na akong utang sa'yo, sister, ha? Hallelujah. Aileen Zabala, may I request song, Dakila Ka? Tingnan po natin kung ma-play pa natin yung Dakila Ka, yung song request nyo ngayon. Depende po sa oras natin, mga kapatid. Sir Arnold Malungayon, Lituanias is watching. Pastor, kamusta po kayo?
Tip say Pastora, sabi ni Sister Alma Slow, nag-reply ngayon si Pastora Rodelis Cayal, thank you. Thank you. Ngunit walang patakalan. Siya'y lumuho, tumawag kay Yahweh. Amen. Sir Arnold Malungayon, Lithuania's watching from Moscow, Russia. Wow. From Russia. Lyra Sasay Panoy is watching. Hello, Sister Lyra. Kamusta po kayo dyan sa Bacolod? Alonso Rune is watching. Brother Gimong Joseph is watching. Amen. Aileen Zabala, prayer request from Cebu. Yung pray po natin, yung mga pastors at mga kapatiran doon. Praise the Lord. I-pray natin lahat ng mga kapatiran sa Cebu, sabi ni Sister Aileen Zabala. Mabel Pedotera, mayong hapon, Pastor. Mayong hapon din, Sister Mabel. Regimes Garcia, Pastor, araw-araw po ba kayo nag-live? Yes po, simula ngayon, araw-araw na po. Last time, Merkoles lang po ako, Biyernes. Pero ngayon po, araw-araw na po tayong mag-live due to the request of some viewers, mga patid. Hallelujah. At kahit ano po yung gawin ko, mga patid, merong lumulusot na ano eh. No? At sinasabi nila na, Pastor, please, sana araw-araw. Amen. Kasi merong mga tao na hindi maka-open Merkoles, maka-open sila ibang araw. So due to the need, not the want, but due to the need of the people of God, mga patid, I'm here standing in the gap to preach the word of God, mga patid, to the people who need it. Everybody say amen. So sa nag-request ng banta dyan, nakalimutan ko yung pangalan, yung taga-kabankalan nating kapatiran. Wala na akong utang. Ito na, na-play ko na yung banta, kapatid. So Sister James, araw-araw na po ako nagla-live. Glory to God po. Lyra Sase Panoy, God bless, Pastor. Reg James Garcia, yes Lord, thanks Pastor. Araw-araw ko po kayo mapanood. Salamat Sister Reg James Garcia. Praise the Lord. Sister Regine, Sister Lyra, share nyo naman ang ating live streaming, oh. Amen? So hindi magtatagal, mga patid, ay magsisimula na po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Hinahanap ko lang po yung pangalan ng... Oras na laan, wag nang sayangin pa, magpakatatag at manalangin na, kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Ah, si Sister Flor Deliza Moreno. Sister Flor Deliza, wala na akong utang ha, na-play ko na. We also recognize the presence of our dear Section 3 Presbyter, Armando Caranto. Pastor Armando Caranto is watching with us today. He is our dear Section 3 Presbyter, mga kapatid, sa Western Visayas District, dito po sa WBD sa Western Visayas, mga kapatid. Magandang hapon po, Pastor. Sabi ni R.O. Jesus, amen, hallelujah. Amen, praise the Lord. So ang So our next song is Kumapit Ka Lang. Kumapit Ka Lang, mga kapatid, hallelujah. Requested din po yan. Amen. Medyo malakas po yung sasakyan. Malakas po yung tinig, ang boses, oral sound. So this song, Kumapit Ka Lang. Praise the Lord. Maybe this will be the last song, mga kapatid. Amen. This will be the last song. Yung mga nakasulat po dito na hindi ko po ma-play ngayon, unang-una ko po i-play yan bukas. Uulitin ko po. Yung mga nakasulat po dito,
na hindi ko po ma-play ngayon, unang-una ko po yan ipi-play bukas. Sister Regimes Garcia, yung inyo pong asong request, bukas ko po ipi-play, Sister Regimes. R.O. Jesus, Amen, Hallelujah. Rosa Baliling Mabagod, pakibati Pastor sa akong anak, Dondon Mabagod, God bless you more, Pastor. So Brother Dondon Mabagod, binabati ka po ni Sister Rosa Baliling Mabagod. Welcome, Pastor. Yes, na-share ko na po, Pastor. Amen, salamat po. Mayong hapon, Pastor, watching from Manila. Kirante George Ovalo, Kirante, maayong hapon, Pastor. Request ko po sa Calvario. Salamat, Pastor. So, sinusulat ko po, kapatid. Pero hindi ko po sure kung mapiplay ko pa yan ngayon. Kasi nga, sa oras natin, no? Sa oras natin ngayon. Pero sinulat ko po siya dahil unang-una ko po ipiplay ito bukas sa atin pong live. Okay lang po ba, Brother Kirante George Ubalo Kirante? Dondon Mabagod, pakibati ang buong Europe, UPCI. Binabati kong lahat ng United Pentecostal Church sa Europe, mga kapatid. Kirante George Ubalo Kirante watching from Sugod, Southern Leyte. Amen. Alonzo Rooney, isang mapagpalang hapon, Pastor, at isang malakas na pagbati mula dito sa Cebu. Woo! Hallelujah! Shout out po! Shout out po, Ani Nila! Ara, ang dami! Shout out kay Sister Alma Sloan, Dondon Mabago, Jun Ray Laima, Daniel Eknad, John Aros, Lyra S. Labiton, Kimberly Ichabarria, Anilin Camidas, Zamora, Melanie Marbella, Albaladejo, Mabel Pedotera, Albert Rose, Hazel May Kumbista, Manaloto, Annalie Tobumbanwa, Family Rooney and Mahinay Family, Imuel Kumahig Mahinay, JR Mahinay, Dodong Mahinay. Mga pastors po yan, mga kapatid, at sa lahat ng kapatiran dyan, shout out at kay Pastor Rivera at Pastor Rogelio Kumahig. Wait, mga kapatid, palitan ko po yung aking microphone kasi malakas po kasi yung microphone na ito. Nag-pick up po siya ng ulan. Umuulan, mga kapatid. Amen. Ito naman pong isang microphone na hindi po siya masyadong malakas. Kaya yung ulan po, mga kapatid, ay hindi niya po napipick up. Pero kailangan ilapit mo yung iyong bibig sa microphone. R.O. Jesus, Pastor, pakibati po de Los Santos and Umandak family sa Kabankalan Negros Occidental. Sa pamilya de Los Santos, binabati po kayo ni R.O. Jesus. Alma Slow, praise the Lord. Magandang hapon, Pastor Armando Caranto. Praise the Lord, hallelujah. So pwede pa tayo makapag-play ng isa pang music, mga patid. Hallelujah. Kirante George Ovalo Kirante, okay po, Pastor. Ben Plaza,
Maayong hapon, Pastor. So, pa-shout out po sa lahat ng mga taga-Davao. I-play ko po itong sa Kalbaryo, mga kapatid, kasi po connected po siya sa aking preaching. So, sa iba pong hindi ko po ma-play ngayon, bukas po i-play ko. Dave Gisoro, hello. Dave Gisoro, pwede pa-request ng song Ikaw by Ganad? So, bukas. Leia Tabag, Tagaban is watching. Hello po. Dati ako puno ng kasamaan. Hallelujah. Naging nalipin ang sanlibutan. Hallelujah. Pagkatapos po ng awiting ito, mga patid, tayo po'y mangangaral na ng salita ng Panginoon. So, pinalitan ko lang po yung ating microphone, mga kapatid, kasi nga yung isa nating microphone, yung BM800, malakas po siya mag-pick up ng boses. Kaya pati yung ulan, mga kapatid, na pick up niya. Pero ito pong dynamic mic natin, ito pong isa, medyo mahina po siya. Ngunit kailangan mo lang ilapit yung bunganga mo sa microphone para ma-pick up niya. Kaya yung ulan, hindi po masyado maririnig. Sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa cross ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Yes. Leia Tagaban, hello Pastor, watching from Abu Dhabi. Michael Mahinay Ortaniza, praise the Lord. Kirante George Obalo, Kirante, salamat po Pastor, hallelujah. Kasalanan. Dati ako. Pagkatapos po ng awiting ito, tayo po yung mga ngaral na ng salita ng Panginoon. Sinasabayan ko na lang pong awit kasi wala na namang comments, mga kapatid. At pagtapos ng awiting ito, mga ngaral na po tayo ng salita ng Panginoon. Sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Sinuko ang lahat kasalanan ko. Ang buhay ko'y baguhin mo. Mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa cross ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Ana GB Paluyot, watching from Muscat, Oman. Praise the Lord. Nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Ay iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa cross ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Dahil ako'y inibig mo. Inibig mo.
Glory to Jesus. Glory to Jesus. All the glory, honor, and thanksgiving belongs to Jesus today, mga kapatid. Hallelujah. Without further ado, let us go to the reading of the scripture. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At pagkatapos po nito, mga kapatid, ay tumungo na po tayo sa pag-pray, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So if you have your Bible in you, if you have your Bible app or your Bible, open it with me in the book of Isaiah chapter 53, verse 5. Isaiah chapter 53, verse 5. If you don't have your Bible, then listen to me. And also in the book of 1 Peter chapter 2, verse 24. Hallelujah. Thank you sa nag-request ng song na Kalbaryo. Amen. I'm really, really blessed by the Word of God. Rather, para sa atin pong Panginoon. The Word of God says, Isaiah says, mga kapatid, hallelujah, in Isaiah chapter 53, verse 5, "But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." Or the another word of this is, upon his stripes we are healed. Dahil sa sugat sa kanyang mga latay sa likod, tayo ay gumaling. In the book of 1 Peter, chapter 2, verse 24. The same passage, mga kapatid. Andaan nyo na yung sabi ni Isaiah, mga kapatid, is prophecy. And the fulfillment of the prophecy can be read in 1 Peter, chapter 2, verse 24. Kung saan makikita na po sa New Testament. At sinabi ni Pedro, mga kapatid, "Who is own self bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed." Dahil din sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Kabanal-banalan naming Diyos, andito ako ngayon, Panginoon, upang ipangaral ang iyong mga salita. Bagamat wala akong kwenta kung wala ka, Panginoon, and I am nothing without you. My knowledge is limited. My ideas are limited. My strength is only limited. But your power is unlimited, Lord God. Hallelujah. Provide your word today and use my lips as I speak your word, O God, to the people, hallelujah, na nanonood sa kanilang mga bahay habang nagtatrabaho o nasang lugar man sila ngayon, Panginoon, as long na sila po'y nakatutok sa akin at nakatutok sa iyong mga salita. Bless them, O God, hallelujah, and let your word be upon our place right now. Let your word be upon our midst right now, O God, hallelujah, for I can't do this without you, but I can do all things through your name. I can do all things through your name, Lord Jesus, hallelujah. Your power is unlimited, Lord God, hallelujah, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Mamaya naman tayo magbabasa ng mga comments, mga kapatid. I hope like before or like katulad ng kahapon, sana'y hindi mawala, mga kapatid, ang mga comments. Amen. Praise the Lord. In this wonderful afternoon, I will bring you in the message that says, Healer God. Healer God. Our God is our healer, mga kapatid. The God that we are serving, the God, hallelujah, yung Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating itinataas, mga kapatid, He is
a healer God. And I will tell you, mga kapatid, I salute the doctors. I salute, mga kapatid, the nurses. I salute, mga kapatid, the medical pharmacists. I salute, mga kapatid, sa lahat ng gumagawa ng mga gamot. But I will tell you, hindi lahat ng sakit ay kanilang mapapagaling or limitado lang rin ang kanilang kaalaman at kakayanan. Sasabihin lang ng doktor, pag hindi niya napagaling, ginawa ko na ang lahat. But I will tell you, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na aking pinapangaral ngayon, my message is a healer God. Hallelujah, kung anong iyong mga sakit, anong iyong karamdaman, hindi po ako yung magpapagaling, mga kapatid. I didn't preach it because I can heal you. No, I cannot heal you. But the God I know, the God I serve, the God I receive can heal all sickness. Hallelujah. Dahil sa kanyang pangalan, every knee, hallelujah, shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Lord, hallelujah, ay makakapagpagaling sa mga bulag, makakapagpagaling sa mga hindi makakalakad, makakapagpagaling sa mga hindi nakapagsasalita. And whatever sickness you have can be healed in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, napakaraming sakit, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, napakaraming sakit. Amen po ba? TB, cancer, bone problem, heart problem, stroke, etc. Sumama pa itong COVID-19, mga kapatid, virus. Which is masasabi natin na marami talagang sakit ang naglilipa na, mga kapatid, hallelujah, sa buong mundo. That caused people to panic. Yung mga sakit na dumarating, mga kapatid, lalong-lalo na nung pumasok itong COVID-19, it caused people to panic. It caused people to be afraid. And I'm sad, nasaktan po ako sa puso, mga kapatid. It breaks my heart, hallelujah, to know that some people lost their faith upon the Lord. Some people cursed God. Some people, mga kapatid, turn away from God because of sickness, because sa mga problema, because sa mga nangyayari, mga kapatid, sa kanilang buhay. Nung pumasok ang COVID-19, maraming mga tao, mga kapatid, ang tumalikod sa Panginoon. Awalan, mga kapatid, hallelujah, ng tiwala sa Panginoon. But the good thing is, kung may bad report, ay meron ding mga good report. Because nung pumasok yung sakit, mga kapatid, hallelujah, ang mga ibang mga tao ay natutong tumawag sa Panginoon. Nung pumasok ang sakit, mga kapatid, ang mga tao ay natuto na tumawag sa ating buhay na Diyos. Pero marami ding mga tao ang nabackslide, mga kapatid. Marami ding mga tao, mga kapatid, hallelujah, ang nanghina. Marami ding mga tao, mga kapatid, ang na-down. Marami ding mga tao ang nawalan ng trust sa Panginoon, mga kapatid. Marami ding mga tao ang nawalan, hallelujah, ng pagtitiwala sa Panginoon. Maraming mga tao ang nagsasabi, mayroon ba talagang Diyos? Maraming mga tao ang nagsasabi, hindi siguro totoo na may Diyos. Kasi kung may Diyos, hindi niya ako pababayaan. I will tell you, mga kapatid, uulit-ulitin kong sabihin, mga kapatid, may mga panahon na hinahayaan ng Diyos, hallelujah, na magkasakit ang tao para mapatunayan niya na siya ang great physician, mga kapatid. Dahil ano naman yung pagagalingin niya kung walang sakit? Amen? Pero sa panahong merong sakit at tumawag ka sa Panginoon, pagagalingin ka ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At nasaktan din ng Panginoon, mga kapatid, dahil nga maraming mga tao ang lumalayo sa Kanya. Alam niyo po ba, baliktad po, mga kapatid, ang utak ng tao. Sorry po, mga kapatid, sorry po. Pero sana po wala dito. Sana po wala dito sa mga nanonood. Pero kung meron man, it's time to change, mga kapatid. Alam niyo po ba na baliktad, mga kapatid, ang utak ng tao? Bakit? Yung mga nagsisimba, sasabihin nila minsan siguro, hindi muna ako magsisimba ngayon kasi masama pakiramdam ko. Sabihin mo kay pastor, hindi ako nakapagsimba kasi nilalagnat ako. Sabihin mo kay pastor, hindi ako nakapagsimba kasi masakit ulo ko. Sabihin mo kay pastor, hindi ako ganito kasi maraming reasons, mga kapatid. Baliktad. I will tell you, magpapakonsulta ka ba? Sige nga, may tao bang magpapakonsulta na maganda naman yung pangangatawan? Yung pagdating, mga kapatid, Dok,
Sabi ng doktor, ano yun sa'yo? Sabi ng pasyente, wala lang dok. Wala lang dok. Ano ba yung nararamdaman? Wala dok. Malakas yung katawan ko dok. Ano, masakit ulo mo? Ay, hindi dok. Hindi dok, masakit ulo ko. Yung tiyan mo masakit? Ay, hindi dok. Hindi. Wala akong nararamdaman dok. Healthy ako. Eh, bakit ka nandito? Para magpakonsulta, dok. Bakit? Ano ipapakonsulta mo? Kasi nga, wala akong sakit, dok. Walang maayos na taong ganun, mga kapatid. Kadalasan ng mga tao na pumupunta sa doktor, may karamdaman. Inuubo, nilalagnat, may rashes, masakit ang tiyan, hallelujah, masakit yung mata, sinisipon. Yun yung mga tao na pumupunta sa doktor. Ito po yung point ko, mga kapatid. Hallelujah, baliktad po yung tao. Baliktad po yung isipan ng tao. Dahil kung meron karamdaman, hindi lalapit sa Panginoon. I will tell you, pag meron kang karamdaman, lumapit ka sa Panginoon. Pag meron kang nararamdaman ng sakit, yun pa yung pinaka the best na time na pumasok ka sa church at sasabihin, Lord, may lagnat akong pumasok sa simbahan na ito. Wala na akong lagnat na lalabas. Lord, may sakit akong pumasok dito sa church. Lalabas akong wala ng sakit. Amen! Ang lahat po ng kapurihan ay para sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko po tinataas ang aking sarili. At alam ko merong ding mga pastors, mga kapatid, ang nakaranas po nito. Amen. Uulitin ko po. Alam kong meron ding mga pastors ang nakaranas nito. Alam nyo ba? Sa lahat ng mga pastor na nandito, I will speak for your side. Alam nyo ba, mga members, napakaswerte nyo? Ha? Napakaswerte nyo. Bakit po? Bakit? Kasi kapag meron kayong karamdaman, meron kayong excuse na hindi magsimba. Meron kayong excuse na hindi kayo magsisimba. Hindi mo na ako magsisimba kasi meron akong karamdaman, meron akong problema, meron akong ganito, hindi ako magsisimba. Pero yung mga pastor, tandaan nyo po, yung mga pastor nyo, hindi po robot yan. Nagkakasakit din po yan minsan. Na-overfatigue din po yan minsan. And for how many times nilagnat din po yan? Amen? Amen po ba? Pero yung pastor, hindi pwedeng umabsent in the day of Sunday. Hindi pwedeng sabihin ng pastor, hindi muna ako pupunta sa simbahan kasi nilalagnat ako. Hindi po pwede. Because we are the one who will preach the word of God. Ako po, mga kapatid, alam ko po, baka nangyari na din ito sa ibang mga pastors. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, mga members, love your pastors. Mahalin nyo po yung inyong pastor. Amen? Kasi for how many times na dahil nga may Bible study, ulan mga kapatid, nung wala pa tayong sasakyan, ulan mga kapatid, basa ka, pagtapos mag-study ka pa, pagka kinabukasan, lagnat ang labas mga kapatid. Lalong-lalo na yung iinitan ka, tig-init, tapos ng bandang hapon, bubuhos yung ulan. Eh dahil nga mga kapatid, hindi tayo angel, hindi pa tayo nakatira mga kapatid, katawan na hindi namamatay, yung katawan natin is weak, mga kapatid. Sabi nga sa Biblia, the spirit is willing but the flesh is weak. We are living in this flesh, mga kapatid, na weak. Lalagnatin talaga. Amen. Huwag mong sabihin na, sabi, makapangyarihan, bakit nilalagnat? Lalagnatin pa rin, mga kapatid, pero may Diyos na magpapagaling. Ilang beses, mga kapatid, na nilalagnat ako, mabigat yung aking katawan, mga kapatid, but I need to stand behind the pulpit and preach the word of God. And nangyari, mga kapatid, habang nagpipreach po ako, nagpipreach, lumalabas po yung akin pong sweat, yung akin pong pawis, lumalabas, preach ako ng preach, mga kapatid, sa church, at namalayan ko na lang, hindi na mabigat yung aking pakiramdam, hindi na masakit ang aking ulo, pinagaling ako ng Panginoon, pinagaling ako ng Diyos, pinagaling ako ng ating Ama, pinagaling ako ng Diyos, ng lahat ng Diyos, at ang pangalan ng Diyos na yan ay Jesucristo. Pumunta ka sa church kahit may lagnat ka. Pumunta ka sa church kahit may nararamdaman kang hindi maganda. And surrender it all to the Lord. Amen. Because we are serving a great, great one God. A great physician, mga kapatid. And His name is Jesus. Every sickness that we have, even this so-called coronavirus, can be healed in the name of Jesus. Amen. In modern days, ang church ay kinukumpara, mga kapatid, sa iba't ibang mga lugar. Amen.
Sabi ng iba, ang church, mga kapatid, ay para daw'ng gasoline station. Na kung saan, mga kapatid, hinang-hina ka na, yung church, dyan ka magpapa-refill. Dyan ka magpapapuno muli. Amen? Yung church, mga kapatid, ay kagaya din ng restaurant kung saan makakahanap ka ng pagkain. But now, sasabihin ko sa inyo, ang church ay para ding hospital. That every time, hallelujah, hallelujah, na ikaw ay broken-hearted. That every time that you are wounded, both spiritually and physically. That every time you are sick. That every time, hallelujah, you are physically down, hallelujah, and mentally down, and spiritually down. Sa panahong papasok ka sa simbahan, mga kapatid, hallelujah, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Marami po akong alam, mga kapatid, hindi ko lang po papangalanan ang simbahan. Marami po akong alam na pinipili po nila ang mga mayayaman. Kapag mayaman po yung pumasok sa ospital, aalagaan ng mabuti. Tapos kapag mahirap po, mga kapatid, manimaho na lang kadara sa kilid, wala jug katagda. Marami pong ganyan, mga kapatid, nasa gilid na lang, hindi pa pinapansin. Amen. Kasi nga walang pera. Pero yung Diyos, mga kapatid, hallelujah, He has no respecter of person. Mayaman ka man o mahirap, as long nalalapit ka sa Panginoon, ikaw ay kanyang pagagalingin, ikaw ay kanyang tutulungan, at hindi niya ikaw pababayaan. We are serving a healer God. And if you have sickness today, mga kapatid, hallelujah, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, ito po ang aking nararamdaman. If you have sickness in physical, if you have sickness in mental, hallelujah, na-depress ka na, na-stress ka na, na parang mababaliw ka. If you have sickness in heart, mga kapatid, you are broken heart, mga kapatid, hallelujah, I will tell you, we have a healer God, and that God is Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, we can find refuge, comfort, and healing, mga kapatid. If you are sick, hallelujah, sabi nga sa ni Isaiah, mga kapatid, ang prophecy po ni Isaiah, sinabi ni Isaiah, mga kapatid, hallelujah, sa kanyang prophesy sa Isaiah chapter 53 verse 5. Upon His stripes, you are healed. Hindi pa po nangyari yon because that time, hindi pa po pinanganak si Jesus Christ. That was prophesied. Nag-prophesy po si Isaiah, mga kapatid, na sa mga sugat ng ating Panginoon, tayo ay gagaling. And the fulfillment comes, mga kapatid, nung panahong pinanganak si Jesus Christ. At siya po'y pinako sa cross, mga kapatid, yung kinanta kanina, sa Kalbaryo, tayo ay tinubos ng Panginoon. And I will tell you, it's not only physical, mga kapatid, ang kayang pagalingin ng ating Panginoon. Hallelujah, also in spiritual, tayo po'y kayang pagalingin ng ating Panginoon, mga kapatid. I have read the post of Pastor Charlie Sarientas, mga kapatid, hallelujah, na habang siya po'y na, meron pong isang tiles, hallelujah, meron pong isang tiles na nahulog po, mga kapatid, at ito po'y na-broke, ito po'y nabasag, mga kapatid. At habang kanya po itong pinupulot isa-isa, praise God, kung sa ilonggo pa ginasugpon-sugpon, He is connecting it. Siya po'y napaiyak dahil meron pong binigay sa kanya na mensahe ang Panginoon habang kanyang inililigpit at dinidikit-dikit, mga kapatid, ang tiles, hallelujah, na nasira, mga kapatid, hallelujah. Nakatulad ng ating buhay dati, ang buhay natin, mga kapatid, ay sira. Ang buhay natin ay nasa kadiliman. Ang buhay natin ay marumi. Ang buhay natin ay broken. Pero ang ating Panginoon, hallelujah, isa-isa niyang pinulot ang ating pieces. Isa-isa niyang pinulot ang ating broken pieces. At tayo'y kanyang minold muli. Tayo'y kanyang inayo hanggang ikaw ngayon ay naging ikaw at ikaw ay nasa posisyon mo ngayon, hindi dahil sa iyong sarili kundi sa tulong ng Panginoon at may Diyos, mga kapatid, na hindi nagpabaya. Amen. At ang sabi ni Peter, mga kapatid, hallelujah, sa 1 Peter chapter 2 verse 24, the fulfillment na yun na nga, mga kapatid, sabi ni Peter, nung panahon na si Jesus Christ ay
pinako sa cross, mga kapatid, sa kahoy na cross. Praise the Lord. Nung panahong pinako si Jesus Christ, hallelujah, I will tell you, mga kapatid, hallelujah, kung nakapanood po kayo ng Passion of Christ, sabi po, mga kapatid, ng mga bihasa sa Biblia, ng Passion of Christ, ang pinakamalapit, mga kapatid, hallelujah, pinakamalapit na illustration o pagdadramatize ng nangyari kay Jesus Christ, pinakamalapit lang. Dahil yung nasa Biblia, mga kapatid, mas malala pa sa napanood mo sa Passion of Christ. If you will imagine what happened. Sa Passion of Christ, napanood ko po, mga kapatid, na yung hinahampas po sa kanyang latigo, sa kanyang likod, hindi po yun yung normal na latigo na ikugpagi. Hindi po ganun. Hindi po, mga kapatid, sinturon ng yung papa. Hindi po, mga kapatid, yung kanya pong pinapalo sa kanya, mga kapatid, ay isa pong mahabang tali, mga kapatid, hallelujah, na meron pong mga blades. Meron pong mga blades sa unahan, mga kapatid. O sa dulo, meron pong mga blades. At habang siya po'y pinapalo, yung mga blades po, mga kapatid, hallelujah, ay tumutusok sa kanyang likod. At sa panong hinihila po ng soldier, mga kapatid, ay nasusugatan ang kanyang likod. While I am watching, habang ako'y nanonood, mga kapatid, hallelujah, sabi ko sa aking isipan, mas malala pa dito ang nangyari sa Panginoon. Tunay nga, by the stripes of God, we are healed. That instead tayo yung mag-suffer, He suffered for us. He gave His life for us. And the Word of God said in Isaiah, and also in 1 Peter, upon the stripes of God, upon the stripes of Jesus, we are healed. Huwag mong sabihin, mga kapatid, hallelujah, na walang gamot ang coronavirus. Oo, pwedeng walang material na gamot. But I will tell you that ang gamot, mga kapatid, sa coronavirus, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the name of Jesus, mga kapatid. Upon the stripes of Jesus, we are going to be healed. And right now, in the name of Jesus, sa lahat po ng affected ng coronavirus, hallelujah, at sa lahat po ng may sakit sa puso, at sa lahat po ng may cancer, at sa lahat po ng may TB, I proclaim healing, and I claim healing by the stripes of God. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We are serving a healer God. Hallelujah, that by the stripes of that healer God, we are going to be healed, mga kapatid. Hallelujah. The God that we are serving, church, yung Diyos na ating sinasamba, hindi po siya Diyos-Diyos ang ginawa lang ng tao. He is a living God, mga kapatid. A powerful God, hallelujah, that in His name, the blind can see, the lame can walk, and the mute can talk. Every sickness and brokenness, hallelujah, can be healed in the name of Jesus. Every sick and brokenness can be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Sabi nga sa Biblia, kung meron kang faith na kahit maliit lang kagaya ng mustard seed, kaya mo yung bukid, yung mountain, palipatin mo sa dagat, mga kapatid. Yung mountain of sin, mountain of problem, mountain of sickness, by the faith in the name of Jesus, ay kaya mong tanggalin, mga kapatid, and you will have the peace in Jesus' name. Merong isang bulag na tao sa Biblia, mga kapatid, na ang pangalan ay Bartimeus. Siya ay bulag mula nang siya'y pinanganak. Amen. Since birth. Kaya nga meron akong aso, mga kapatid, dito. Meron akong aso na pinangalanan kong Bart. Kasi nga wala siyang mata. Nung unang kita ko, nung tuta pa lang siya, naawa ko, mga kapatid, wala po siyang mata. Palagi po siyang nababangga, no? Palagi po siyang nababangga. Hindi po siya pwedeng pakawalan kasi nga hindi siya nakakakita. Pinangalanan ko pong Bart. Pero meron po akong message na nakuha sa aso ko. Layo po muna tayo kaya Bartimeus, mga kapatid. Meron po akong message na nakuha sa aso ko. Last time, mga kapatid, kasi nga yung isa niyang mata, wala talaga siyang mata. Yung isa, mga kapatid, puti. No? Akala namin nakakakita siya. Kasi nga palagi namin siyang dinadala dito sa, ano. And then, palagi niya pong alam kung saan po yung pintuan ng bahay. Tatakbo siya, tapos liliko siya agad. Sabi ko, wow, siguro nakakakita to. Pero last time, napansin ko, mga kapatid, na hindi pala talaga siya nakakakita. Yun pala, kung sa ilunggo pa ginapakot-pakot niya lang, parang hinuhulaan niya lang, mga kapatid, kung saan siya dadaan. Tumakbo po siya ganyan, tapos lumiliko po siya agad pa right side. Yun ang nangyari, mga kapatid.
tumakbo siya kaagad. Papasok siya sa bahay. Bigla po siyang lumiko. Hindi ko po alam kung bakit. Bigla po siyang lumiko. Siguro akala niya pintuan na. Pagliko niya mga kapatid, doon po siya napunta sa... Kasi po naglilinis that time yung aking asawa at yung mga dahon po na mga dry ay sinusunog po ng aking asawa. Doon po napunta yung aso mga kapatid. Sumigaw ngayon yung aso kasi napaso po siya. At kinuha ko po siya agad-agad at pinunasan po yung kanyang pagkapaso mga kapatid. Naawa po ako. At meron pong pumasok na message sa akin. Ang mga bulag na tao ay walang ibang mapupuntahan kundi apoy. Kaya kailangan buksan ang mata ng mga bulag na tao. Alam niyo po ba dating bulag din po tayo? Alam niyo po ba na hindi din natin alam dati ang katotohanan? Lumalakad po tayo at sumusunod sa bagay o sa isang dominasyon mga kapatid na hindi po natin alam kung saan po patungo. And when the time na binuksan po ng Diyos ang ating mga mata mga kapatid at nalaman natin ang katotohanan, wala po tayong ibang masasabi kundi salamat Panginoon dahil sa panahong makikita mo na ang iyong dinadaanan sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Dahil sabi sa Biblia, hallelujah, the word of God is the light upon our path mga kapatid. Dahil nga po alam na natin ang ating dinadaanan mga kapatid, hallelujah, alam na natin dahil sa salita po ng Panginoon, hindi na po tayo papunta sa impyerno, hindi na po tayo papunta sa apoy. Tayo'y papunta na sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. And blind Bartimaeus, mga kapatid, nung nalaman niyang dadaan si Jesus Christ, mga kapatid, siya po'y sumigaw, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Jesus! Son of David! Have mercy on me! Sabi mga kapatid ng mga tao, tumahimik ka, ang ingay mo, pero mas sumigaw pa si Bartimaeus at sinabi, Jesus, Son of David, have mercy on me! At nung panahong narinig siya ng ating Panginoon, mga kapatid, at lumapit si Jesucristo sa kanya, sabi ni Jesus Christ, anong gusto mong gawin ko sa buhay mo? Sabi ni Bartimaeus, I want to see. Hallelujah, and to make the long story short, mga kapatid, siya po'y nakakita dahil sa panahong tumawag siya sa Panginoon. Hallelujah, kung meron ka mang karamdaman at gusto kang patahimikin ng iba, keep on calling upon the Lord, keep on shouting the name of Jesus and healing will come because we are serving a healer God and that God is Jesus. Yung 10 leper mga kapatid, meron pong 10 tao na merong ketong, praise the Lord. Hallelujah. Yung ketong po mga kapatid ay para pong napupudpud ang iyong katawan. Hallelujah, napupudpud po ng unti-unti ang katawan mga kapatid hanggang siya ay mamatay. And 10 po sila magkakasama at nang dumating si Jesus Christ, sabi nila, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, ano yung gusto ninyo? Sabi ng mga tao, mga kapatid, pagalingin mo kami. Sabi ni Jesus Christ, sige, lumakad kayo, papunta doon. Nakalimutan ko kung saan sila sinabihan ni Jesus Christ na pumunta. Basta sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon. At sumunod mga kapatid yung 10. Lumakad sila. At habang naglalakad sila mga kapatid papunta sa lugar na kung saan pinapapunta sila ni Jesus Christ, ay nakita nilang unti-unti po silang gumagaling. Unti-unti po silang gumagaling. By obedience or abiding in the word of God, healing will come. Kung pagsabi mga kapatid ni Jesus Christ, nung sinabi ni Jesus Christ na sige pumunta kayo doon at sinabi nila, ayoko nga, inutusan mo kami ah. Hindi sila gagaling. Pero dahil nga sumunod po sila mga kapatid, sila po'y gumaling. Ito po yung masakit. Sa 10 po mga kapatid, hallelujah, na pinagaling ng Panginoong Hesukristo, isa lang po ang bumalik upang magpasalamat. Marami po tayong pinagpapala ng Panginoon. Marami po tayong pinapagaling ng Panginoon, pero kukonti lang ang marunong magpasalamat. Kukonti lang po ang marunong magpasalamat. Kaya sa panong i-bless ka ng Panginoon, huwag mo pong kakalimutan magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. There is healing if you will obey the Word of God. Huwag na tayong magpabingi-bingihan. Just obey the Word of God. Alam ko pong mahirap, alam ko po minsan masakit, o hindi po kagustuhan mo, o mahirap po mga kapatid sundin, but if you will obey, there will be healing if you obey mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Yung 12 years bleeding lady mga kapatid. Amen? Yung 12 years na babae mga kapatid, 12 ng taon,
12 years po siyang nagbi-bleeding. Hallelujah. Siya po yan nagbi-bleeding at pumunta na po siya sa iba't ibang mga tao. Pumunta na po siya sa kahit sino, na ubos na po yung kanyang pera, pero hindi pa rin po siya gumaling, mga kapatid. Ang nangyari nung narinig niya rin, hallelujah, nadadaan po, mga kapatid, si Jesus Christ, hallelujah, nung panahong nang dumaan si Jesus Christ, hindi po siya nagstay sa kanyang bahay. Yun, ito po yung sinasabi ko, mga kapatid, na baliktad sa pag-iisip ng mga tao. Sa pag-iisip ng ibang mga tao na pag merong sakit, may karamdaman, magstay na lang sa bahay, hindi ako pupunta sa church kasi masama pakiramdam ko. Mali po yun! Katulad po ng ginawa ng babaeng ito, nung panahong alam niyang pupunta si Jesus Christ, mga kapatid, sa kanyang lugar, hindi po siya naghiga-higa lang at nagstay sa kanyang bahay at hinihintay na lang na mamatay siya. Hindi po. Lumabas po siya sa kanyang bahay at sabi niya, lalapit ako sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kapag aking lang mahahawakan ang sidsira ng kanyang mga damit, ako'y gagaling na. Siya po'y gumapang, mga kapatid. Hallelujah! Siya po'y gumapang. Hallelujah! Dahil nga po siya'y hinang-hinana, gumapang po siya, mga kapatid, and I do believe sa dami ng mga tao, siguro yung iba natatapakan siya, siguro yung iba nasisipa siya, mga kapatid, pero siya'y patuloy na gumapang, mga kapatid. Hallelujah. And to make the long story short, kanya nga pong nahawakan ang sidsid ng damit ng ating Panginoong Hesukristo at siya po'y gumaling. Hallelujah. Ano po yung aking point, mga kapatid? Hallelujah. Pag meron kang karamdaman at meron kang sakit, huwag kang magstay lang sa iyong bahay, huwag mong hintayin, hallelujah, na mamatay ka na lang. Huwag kang mag-relax. Relax lang sa bahay mo. Lumabas ka sa bahay mo at pumunta ka. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa panong makakalapit ka sa Panginoong Hesukristo at sabihin mo, may lagnat man ako, may sakit man ako, magsisimba ako, magpipray ako, sa panong mahahawakan ko lang ang presensya ng Panginoon, ako'y gagaling na! In Jesus' name. Huwag kang magstay sa bahay mo. Lumapit ka sa Panginoon. Amen? Lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang tatahimik lang. Lumapit ka sa Panginoon. Sabi sa Acts chapter 3, on the gate beautiful, there was a lame man. Sa gate beautiful, mga kapatid, meron pong isang lalaki na hindi po nakakalakad since birth. And then dumating po si Peter at si John, at yung lalaki nang hingi po ng alms, nang hingi po ng limos kay Peter at kay John, sabi po nila, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, stand up and walk. In Jesus' name, be healed. Hallelujah. Sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, si Pastor Manaluto po, hindi mayamang tao. Hindi po ako mayaman, pinagpala lang ng Panginoon. Hindi po ako mayaman, mga kapatid. Hindi po marami ang aking pera. And I will tell you one more time, kung meron po kayong karamdaman, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, be healed. Ano mang klase ng inyong karamdaman, in the name of Jesus, be healed. Nagtitiwala po ba kayo sa ating Panginoong Hesukristo? Last verse po na sasabihin ko sa inyo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi sa Biblia, if my people which are called by my name shall humble that themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, sabi sa Biblia, siya po'y magpapagaling sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Meron po akong i-play na music, mga kapatid. Hallelujah. Do you believe that Jesus is your healer? Sabay-sabay po tayong manalangin ngayong hapon, mga kapatid. You hold my
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Do you trust in Jesus? Do you believe that Jesus is our healer? Do you believe that Jesus can heal you? Do you believe that we are serving a healer God? Do you believe that by the stripes of Jesus you will be healed? Do you believe right now, church? Do you believe that God can heal you? Do you believe that for Him nothing is impossible? Oh, Jesus. Hallelujah. Meron po akong i-share sa inyo mga kapatid. Before po tayo dumako sa mga prayers. In the year 2016, na hospital po si Pastor Richard Manaloto. Ang sakit ko po mga kapatid ay heart. Yung isa pong valve ko mga kapatid, isa po sa aking valvula kasi nga dalawa yung valvula mga kapatid. Intake at saka pagpapalabas ng dugo. Yung isa po doon mga kapatid ay meron pong problem. And need po ng operation mga kapatid. That time si Pastor Richard Manaloto, ako po mga kapatid, hindi na po ako makapagsalita dahil kulang-kulang na po ako sa oxygen. Hindi na po ako mga kapatid makalakad kasi nga kulang na po ako sa potassium. Praise the Lord. At ang nangyari mga kapatid, nilipat-lipat na po ako ng hospital. Dinala po ako sa hospital ng Bayawan. Nilipat po ako sa hospital ng Sipalay na may infirmary. Sinakay na naman po ako ulit sa isa na namang ambulance. Dinala po ako sa Kabankalan. Hindi pa rin po kaya. Dinala pa rin po ako ulit sa Bacolod mga kapatid. At doon na po ako nagstay sa Bacolod mga kapatid sa Corazon Locsin. At habang nasa ambulance po ako, mga kapatid, palaging sinasabi sa akin ng nurse at ng doktor, "Sir, kahit anong mangyari, kasi nga hinahabol ko na yung aking breathing, mga kapatid." And that time, napaka-payat ko po, mga kapatid, kung inyo pong titingnan sa aking Facebook, mag-stalk po kayo, mga kapatid, tingnan nyo po, napaka-payat ko po, mga kapatid, dahil sa sakit ko na yun. Hallelujah. Nothing is impossible to the Lord, mga kapatid. At pagkatapos, mga kapatid, sabi niya nila, "Huwag kang matulog pa. Sir, huwag kang matulog." At sabi niya, "Mama, nakikinig na lang po ako sa kanila, pero hindi ko na po maramdaman ang aking katawan." Sabi ko, "Lord, kung ito na yung katapusan." Kasi sumuka na po ako noon ng dugo, mga kapatid, at nahihirapan na po akong huminga. At nung panahon na nga na dinala na po ako sa Corazon Locsin, sabi ng doktor, kailangan siyang operahan. Kailangan daw akong operahan mga kapatid dahil kung hindi po ako ooperahan, mamamatay po ako. O hindi na po hahaba ang aking buhay. Sabi na aking mama, "Nak, walang problema sa financial, nak, kasi meron kasi kaming parang feel health mga kapatid, wala pong problema sa gastos." Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, "Nak, magpa-opera ka ba?" Sabi ko, mga kapatid, pinulong ko sa kanya.
ilang porsyento ba na pwede akong mabuhay pag ako'y mao-operahan? Sabi ng doktor, mga kapatid, 50-50. Kasi kapag ikaw ay ooperahan, mga kapatid, sa paa or sa ibang parte ng katawan mo at mag-stop po yung beating ng iyong heart, pwede po kayong magamitan ng yung parang kuryente, mga kapatid, na magigising po kayo. Pero pag heart, mga kapatid, kasi nga yung heart yung ooperahan, delikado po, sabi ng mga doktor. Napaka-delikado po, sabi ng mga doktor. Sabi ko, mga kapatid, sabi ko kay mama, binulong ko sa kanya, masabihin mo, hindi ako magpapa-opera. Kung hanggang kailan lang ako mabubuhay, ipapagamit ko ito sa Panginoon. Yung buhay ko, ibibigay ko sa Diyos. Kung hanggang dito lang ako, masaya na ako. But if God will add life to me, gagamitin ko ito sa gawain ng Panginoon. And I pray to the Lord, Lord, let me talk one more time. I want to preach. Kaya mga kapatid, kung napapansin niyo po at palagi ko rin sinasabi sa church, that every time na meron po akong preaching, mga kapatid, I am giving my best. Even mga kapatid sa live, I am giving my best. Even in the church, mga kapatid, I am giving my best. Dahil hindi ko alam baka ito na yung last kong preaching. Dahil hindi natin alam baka ito na yung last nating preaching. That's why, mga kapatid, I am giving my best every time na mag-preach ako. Every time na ibigay ko, mga kapatid, hallelujah, na nangangaral ako, I'm giving my best. Sabi, Pastor, hinihinay lang. Huwag kang sisigaw. Sabi ko, yes, sige. I will try not to shout. Pero sa panong naaalala ko na naman yung nangyari sa akin sa hospital, at ang sinabi ko sa Panginoon, Lord, every time that you will give me time to preach, I will give my best. Hindi ko mapigilan, mga kapatid. Kung gusto niyo magtanong, bakit Pastor Manaloto kahit sa live, sumisigaw ka? Bakit Pastor kahit sa live, parang sa church ka nagpipreach? Because ito nga yung palaging bumabalik, mga kapatid, sa aking isipan. We don't know, baka ito na yung last. Dahil hindi po ako nagpa-opera, sabi ng doktor, mga kapatid. Sabi ng doktor, kung hindi ka magpapa-opera, hindi ka na makakalakad ulit. Tandaan nyo, mga kapatid. Sabi ng doktor, kung hindi ka magpapa-opera, hindi ka na makakalakad ulit. Pinilit ko, mga kapatid. Pinilit ko pong makatayo. Parang robot po ako, mga kapatid. Pero all the time, nasa wheelchair lang po ako. Hanggang sa pinalabas na po ako, mga kapatid, hallelujah, sa hospital. Habang nasa ambulance po, mga kapatid, hallelujah, pa uwi, iniisip ko, Lord, gagamitin mo ba talaga ako? Gagamitin mo ba talaga ako sa gawain? Lord, give me a sign. Give me a sign, Lord. Give me a sign. At nung panahon, mga kapatid, hallelujah, na nandun po ako pumunta sa church, o sa mother church ko po, mga kapatid, hindi pa po ako nagpapastor sa simbahan na ito. Nandun po ako nagpa-under sa aking mother church dahil sa aking sakit, sa aking karamdaman, mga kapatid. Pinag-pray po ako ng pastor doon sa offering. Una-una medyo tumawa pa yung mga member kasi tumayo po ako, mga kapatid, at parang robot po ako na naglalakad papunta sa pulpit. Sabi ng pastor, dyan ka lang, okay lang, dyan ka lang. Pero sabi ko, hindi. Kinuha ko po yung microphone. At ako po'y nag-pray, mga kapatid. I proclaim blessing, healing in the name of Jesus. At gumalaw po ang presensya ng Panginoon. Glory to God. Nag-revival po, mga kapatid, hallelujah, sa church. And that time, mga kapatid, hindi na po nakapag-preaching yung pastor. Nag-challenge na lang po siya about the goodness of God, about healing in Jesus' name, mga kapatid, hallelujah. At doon po, gumalaw ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Gumalaw po ang kapangyarihan ng Panginoon in that time. Hallelujah.
Hallelujah. And I said, Lord, you are good. Until such time, mga kapatid, hallelujah, na pumupunta po ako, praise the Lord, hallelujah, sa mga fellowships. Hallelujah, kapag may fellowship, pupunta ako. Kapag may mga conferences, pupunta ako. Hallelujah, there's no reason, hallelujah, na hindi ako pupunta. Praise the Lord, basta merong pera, meron lang masasakyan, pupunta ako. Because I don't know kung kailan matatapos ang buhay na ito, because this is just the extension of God. And pagkatapos noon, mga kapatid, hallelujah, glory to God. Medyo naging maayos ang aking paglakad. Pinagalitan pa ako ng aking mother kasi sabi niya, Nak, kakagaling mo pa lang, bakit magdadrive ka na ng motor? Sabi ko, Ma, magba-Bible study ako. Sabi ng mama, huwag ka lang, kung silong ko pa, ayaw rag patama, hindi magpatama. But I go in the name of Jesus. Hanggang naging unti-unti, naging okay ang aking pananalita. Hallelujah, hanggang nakabalik po ako sa preaching ministry. Hallelujah, naging pastor po ako, mga kapatid, hallelujah, sa lugar na ito. Praise the Lord, hallelujah. At nung nang time, mga kapatid, na pumunta ako sa doktor, bumalik po kami sa doktor, mga kapatid. Hallelujah, pagbalik ko sa doktor, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Nagulat po yung doktor, mga kapatid, hallelujah, na nakakalakad po ako. Hallelujah, sabi niya sa akin, mga kapatid, hallelujah, bakit ka nakakalakad? Hindi ba't nanghihina ka? Hindi ba't mahina yung potassium mo? Bakit ka nakakalakad? Nagpakilala ako sa kanya, mga kapatid, sabi ko sa kanya, Doktor, ako po'y isang pastor at ako po'y nagsasamba sa isang buhay na Diyos. Ako po'y nagsasamba sa isang Diyos na kayang magpagaling sa lahat ng mga sakit. Sabi ng doktor, kaya pala. And glory be to God, mga kapatid. Nakakatawa mang sabihin, tumaba po tayo, lumaki yung ating katawan. Dahil sa kabutihan po ng ating Panginoon, kaya sasabihin ko, ano man ang inyong karamdaman ngayon, ano man ang inyong mga sakit, meron tayong kapatiran, Sister Maymay Lubero, na positive sa COVID-19. But right now, I will tell you, Sister May, we are serving a healer God. And in that God, nothing is impossible. Hallelujah. Kung kaya ng Panginoon na gumalaw sa aking buhay, kaya din ng Diyos na gumalaw sa inyong mga buhay. Kapatid, seryosohin niyo po ang aking sinasabi ngayon. Yung Diyos po na ating sinasamba ay kaya pong magpagaling sa lahat ng mga sakit. Habang nanonood po kayo, hindi ko po alam kung ano po ang inyong situation. Kung meron po kayong karamdaman, pwede bang i-lay hands nyo, mga kapatid? Kung meron po kayong sakit sa ulo, mga kapatid, nagkaka-migraine po kayo, pwede bang i-lay hands nyo ang inyong ulo ngayon? Kung meron po kayong problema sa mata, pwede bang hawakan nyo ang inyong mga mata ngayon? Kung meron po kayong sakit sa puso, mga kapatid, pwede bang hawakan nyo ang inyong puso ngayon? Kung palagi pong sumasakit ang inyong tiyan, meron po kayong ulcer, mga kapatid, o meron kayong karamdaman, kung saan ang inyong karamdaman, mga kapatid, pwede bang i-lay hands mo ngayon? Kung wala po kayong karamdaman, kung meron po kayong kilala na merong sakit, meron pong karamdaman, mga kapatid, pwede bang ipag-pray nyo sila ngayon? By the stripes of Jesus, we are healed. At akin din po, mga kapatid, i-prayer request sa inyo. Sabay-sabay po tayong manalangin sa hapon na ito. Si Sister Maymay Lubero, na nag-positive po, mga kapatid, sa COVID-19. Si Brother Jovel Echevarria, i-pray din po natin, mga kapatid. Si Brother Epifanio Riquintosa, na meron pong sakit sa puso, i-pray po natin, mga kapatid. Si Sister Jeanette Cayao, na ngayon lang inoperahan, mga kapatid, na siya po'y magkaroon ng full recovery.
Pwede bang i-pray din natin, mga kapatid? Lahat po ng inyong kilala na merong sakit. Lahat po ng inyong kilala, mga kapatid, na merong karamdaman. Pwede bang i-pray natin ngayon? I-drop niyo po inyong mga prayer request. Dahil bago po tayo tuluyang magpaalam mamaya, mga kapatid, atin po yung i-pray. Alam ko po medyo lumampas na po ako sa aking oras. Hallelujah. Patawarin niyo po ako kung medyo lumampas ako sa aking oras. I just can feel the Spirit of the Lord moving in this place. Let us surrender our sickness to the Lord. And together let us call upon the name of God. And together let us call upon the name of Jesus. Lord, in this wonderful afternoon, I'm praying for Sister Maymay Luberos, oh God, hallelujah, na meron pong karamdaman, nag-positive po sa COVID-19. Kahit pa si Brother Jovel Echavarria, oh God, hallelujah, na nag-positive din sa COVID-19. At sa lahat na nag-positive, Lord God, hallelujah, sa COVID-19, in the name of Jesus, Lord, by your stripes we are healed, and I claim and I declare healing in the name of Jesus. Hallelujah! Kahit pa kay Brother Epipanyo Rikinto sa Lord God, na meron pong sakit sa puso at sakit sa baga, Lord Jesus, alalahanin mo po ang kanyang mga magagandang gawain sa iyong kingdom. Alalahanin mo po ang kanyang mga sacrifices. Alalahanin mo po ang kanyang gawain. Siya po'y sumunod sa iyong gawain at kailanman. Ikaw ang kanyang Diyos. Lord, pagalingin mo po si Tatay Panyong sa kanya pong karamdaman, Panginoon. Kung saan man siyang lugar naroon ngayon, Lord God, hallelujah. Pwede po bang abutin mo ang kanyang katawan, O Diyos? Hindi po maikli ang iyong mga kamay. Kaya mo po, Panginoon, Lord God, hallelujah, abutin ang buhay ni Tatay Panyong. Na kung ano yung kagalingan na pinakita mo sa akin, ay yun din ang kagalingan na ibibigay mo sa kanya, Lord. Yaramahashi ka lang ang mga. Lord, you are a healer, God. If blind can see, and the lame can walk, even the mute can talk. I claim heal, Brother Rikintosa, Lord God. Heal, Sister Maymay, oh God. Heal, Brother Jobel, oh God. Kahit pa kay Sister Jeanette kaya, oh Lord God, nakaka-opera pa lang dahil sa kanyang gallbladder. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang operasyon. At iparamdam mo sa kanya ang comfort. Tanggalin mo po, Panginoon, ang pain. Tanggalin mo po, Panginoon, ang sakit. At ibigay mo sa kanya, Lord God, hallelujah, ang kagalingan ngayon. Ang full recovery I claim in the name of Jesus. Kahit pa, Lord, sa asawa ni Brother Michael na nagsasuffer, Lord God, na pagiging homesick, yakapin mo po siya, Panginoon, at iparamdam mo po sa kanya ang iyong pagmamahal. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Let your will be done in this place, Lord. Let your will be done in this place, Lord. Hallelujah! Hawak-hawak mo na ba ngayon, kapatid, ang iyong sakit? One more time, obey the word of God today. Kung meron po kayong karamdaman sa ulo, mga kapatid, pwede nyo pong ilayhan sa inyong mga ulo ngayon.
Kung meron po kayong karamdaman sa puso, i-lay hands niyo po ngayon. Kung sa tiyan, sa ulcer, sa kidney, sa atay, kung ano man yung inyong karamdaman, i-lay hands niyo po ngayon, mga kapatid. San man ang inyong sakit, i-lay hands niyo po, mga kapatid. At sa pamamagitan ng inyong faith, sabay-sabay po nating tawagin ang pangalan ni Jesus. Tandaan niyo po, hindi po si Pastor Richard ang makakapagpagaling. Hindi po ito yung topic ko ngayon, hindi po ito ngayon ang aking ginawang message dahil kaya ko magpagaling. I can't. Hindi ko po kayang magpagaling. Pero yung Diyos po na ipinapangaral ko sa inyo ngayon na si Jesus Christ at ang Diyos po na sinasamba natin, siya po yung may kakayanan magpagaling. I-lay hands niyo po, mga kapatid, ang inyong karamdaman. At damhin niyo po ngayon, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, hawak-hawak ngayon ng kapatiran, naka-lay hands ngayon ang kanilang mga kamay, Panginoon, kung saan meron silang karamdaman. Lord, for your name, nothing is impossible, Lord Jesus. Huwag mo po akong ipahiya, Panginoon, sa hapon na ito. Dahil pinapangaral ko na sa iyong pangalan, Panginoon, merong kagalingan. Wonderful afternoon, Lord God. I declare, by the authority of your name and by the power of your name, I claim healing in the name of Jesus. Hallelujah! Bone problem healed in the name of Jesus. Heart failure be healed in the name of Jesus. Ulcer be healed in the name of Jesus. Cancer be healed in the name of Jesus. TB be healed in the name of Jesus. Eye problem, be healed in the name of Jesus. Tumor, cyst, be healed in the name of Jesus. COVID-19 virus, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Dito po natin napatunayan, mga kapatid, na hindi po nagsinungaling si Isaiah. Sa sinabi niyang, by the stripes of God we will be healed. Because sinabi din at na-fulfill ito, mga kapatid. Sinabi sa 2 Peter. At kahit ngayon, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, yung Jesus Christ na sinasabi ko sa inyo na kayang magpagaling. Baka sabihin niyo, dati pa yan, Pastor. Dati lang yan, Pastor, na nakayang magpagaling. Sabi sa Biblia, mga kapatid, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya niya pa rin magpagaling, mga kapatid. Kung kayo po'y sumunod sa salita ng Panginoon at inyo po nilay hands ang inyong mga sakit, the Word of God says in Mark chapter 11, verse 24, if I'm not mistaken, the Word of God says, in whatever you ask when you pray, believe that you already received them and you will have them. Believe that in the name of Jesus you are already healed. Always remember what the book of Isaiah have said. By His stripes, we are healed. With ED, healed. Kasi it's already done. You just need to claim it, mga kapatid. Akin na yan. Claim ko yan. It's already done. You just need to claim healing in Jesus' name. Salamat sa Panginoon. Lord, salamat sa iyong presensya. Salamat at ginamit mo ako, Panginoon, sa hapon na ito. In Jesus' name. Ulitin ko po, palagi nyo pong isama sa prayer nyo si Sister Maymay, si Brother Epifanio,
at si Sister Jeanette Cayao, mga patid, at kahit pa sa asawa ni Brother Michael Mahinay Ortaniza, na meron pong nagsasuffer po, mga kapatid, ng homesick. I-pray nyo po, mga kapatid. Pasensya po, mga kapatid, sa mga nauna pong nag-comment kanina, hindi na naman po makita, mga kapatid, o nawala na naman po. Sabi po ni Brother Michael Mahinay Ortaniza, yes, amen. Sister Ina Nombe, amen. Michael Mahinay Ortaniza, glory to God. Celeros Usman is watching. Celeros Usman, UPC, amen. Joe Landol, yes, Jesus. Brother Michael Mahinay Ortaniza, yes, amen. Marlene Dagan, yes, Jesus, hallelujah. Joe Landol, thank you, Pastor, sa Word of God. God bless you more. Amen, glory to God. Hallelujah, sabi ni Sister Joe Landol. Celeros Usman, UPC, hallelujah. Marlene Dagan is watching. Ariel Gripal Antonio, sir, group is watching, amen. Salamat sa Panginoon. Ariel Gripal Antonio is watching, hello po, sir. Celeros Usman, UPC, amen, praise God. Michael Mahinay Ortaniza, amen, praise the Lord. Almas Low, nakaluhod po siya, mga patid. Jacqueline Paterno Chulayan is watching. Celeros Usman, UPC, praise God, umiiyak po siya, mga patid. Ina Rose Nombe, thank you for the presence of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Erning Bitonyo, amen. Praise the Lord. Hallelujah. On fire po ang ating kapatid, mga kapatid. Oh. Praise the Lord. Celeros Usman, praise God, hallelujah, woo! Praise God. Pasensya po sa mga naunang nag-comment, mga kapatid, nawala na naman, unlike kahapon na hindi po nawala, mga kapatid, pero ngayon, mga kapatid, nawala po yung ibang comment. Kirante George Obalo, Kirante, approve. Praise the Lord. Salamat po. Erning Bitonyo, yes, amen. Kirante George Obalo, amen. Celeros Usman, UPC, amen. Praise God, woo! Hallelujah. Almaslow, umiiyak po siya, mga kapatid. Celeros Usman, UPC, umiiyak po siya. Almaslow, ha! Hallelujah! Celeros Usman, UPC, hallelujah! Praise God, hallelujah! Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi lang po physical na sakit ang kayang pagalingin ng ating Panginoon. Even broken-hearted can be healed in Jesus' name. Celeros Usman, UPC, yes, praise God, hallelujah! Erwin Parina, praise God! Almas Low, relate, Pastor, God healed me too. Of my... Oh, God is a healer, God. Salamat at sa iyong testimony din, pinagaling ka din ng Panginoon. Almas Low, hallelujah! Hallelujah! Queenie Suidaba is watching. Queenie Suidaba, amen, hallelujah. Michael Mahinay Ortaniza, hallelujah. Pinag-pray ko po ang iyong asawa, Brother Michael. Claim healing po. Kasi po yung pagiging homesick, kapag hindi po yan nabantayan, hanggang kapag hindi na nabantayan yung stress, magiging depression po yan. Pag hindi po nabantayan yung depression, magiging heart failure po yan. Amen. Kaya po ipag-pray natin. UPC Jan Kulungan, Joben, praise God, hallelujah. Queenie Suidaba, praise God. Celeros Usman, UPC, wow, glory to God, Pastor, hallelujah. Erwin Parina, amen, hallelujah. Jolandol, amen, Jesus is healer, good. Sister Jolandol, napapaiyak po. Si Sister Jolandol, meron din po baka yung karanasan na kayo po'y pinagaling din ng ating Panginoon. I-share nyo po, Sister. Kung sino man po sa inyo ang meron din pong karanasan kung paano kayo pinagaling ng Panginoon, i-share nyo po. Queenie Suidaba, amen. Jolandol, amen. Jolandol, hallelujah. Michael Mahinay Ortaniza, praise the Lord. May kasunod po akong live, mga kapatid, si Brother Christian Chua, alas 6:30 po yung kanyang live, mga kapatid. So medyo may time pa naman ako. Medyo sobra na po ako, mga kapatid, dapat 5:30 lang po ako. Praise the Lord. Erning Bitonyo, amen, glory to God.
Lydia Silverio, amen. Queenie Suidaba, umiiyak po siya. Amen. Trust to our God, Jesus Christ. Amen. Tama po yan. Brother Erwin Parinas, sir. Claire Dumayas, Osiones. Hallelujah. Thank you, Jesus. Michael Mahinay, Ortaniza, umiiyak po siya, mga kapatid. Totoo po yun, Brother Michael Ortaniza. Praise the Lord, kaya po magpagaling ng Panginoon. Sheldon Sese, yes, Jesus. Erwin Parina, amen. Dondon Mabagod, yes, amen, amen. Celeros Usman, UPC, praise God, hallelujah. Woo! Praise God. Anne Morcilia, love is watching. Almaslow, hallelujah. When we call on Jesus, all things are possible. Dondon Mabagod, yes, Lord. Phoebe Mahina, Bahia, amen. Erwin Parina, amen. Joel Landol, amen, praise God. Claire Dumayas Osiones, for with God all things are possible. Amen. Totoo po yun, Sir Claire Dumayas, or Sister Claire Dumayas Osiones. Phil De La Cruz, to God be the glory. Amen. Marlene Dagan, praise God, hallelujah, Jesus. Kirante George Obalo, Kirante, glory to God, hallelujah. Ella Enriquez, hallelujah, Lord, may your spirit be upon us. We claim all healing for you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Erwin Parina, amen. Say, Lord Jesus. Queenie Suidaba, amen, Lord. Michael Mahinay Ortaniza, amen, hallelujah. Thank you, Lord. Nels Justin C. Bench is watching. Hello po. Mary Ann Pardillo. Yes, Lord. Queenie Suidaba. Hallelujah. Sheldon Sese. Amen. Michael Mahinay Ortaniza. Thank you so much, Pastor. To God be all the glory. Amen po. Virginia Sigua. Yes, amen. Erwin Parina. Thank you very much, Pastor. Welcome po. God bless you too po. Elena Kabanting, amen, praise God. Bagyos Loba, thank you Lord, hallelujah. Herminio Flores Estevia Jr., praise the Lord Jesus. Linda Carias, thanks God, Pastor, God bless you more. Maymay Luberos, siya po'y umiiyak, mga patid. Maymay, be healed in Jesus' name. Antonio Berania, salamat Pastor sa mga word of God na namutawi sa mga labi ng ating mahal na pastor. Salamat at ginamit ka ni Lord. Amen po. Glory to God po. Edna Regala, yes, thank you, Pastor, for the healing prayer. Glory to God. Shirley Buante Dayama, grabe Lord ang kaayuhan nga imong gihag. Thank Jesus. Thank you, Pastor. God bless. Commendador Tonyaco Ruth, amen. Shout out nga pala sa aking asawa, Sister Aisel May, mga patid. Marjorie Saldua. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bagyos Loba watching from San Vicente Samar. Pagtapos ko pong basahin ito, ay ako po'y magpapaalam na, mga kapatid, ha? Angelica Manimtim Villalobos is watching. Hello po. Hermenio Flores Estevia Jr. watching from Rodriguez Rizal. Sa lahat ng mga taga Rodriguez Rizal, God bless po. Leonie Marata, amen. Antonio Berania is watching from Navota City. God bless us. Amen po. Bagyos Loba, God is good all the time. Totoo po yan. Hermenio Flores Estevia Jr. Dondon Mabagod, amen. Kay James watching from Dammam, Saudi Arabia. Yung mga kapatiran natin from Saudi Arabia. God bless po lahat ng mga OFW sa Saudi Arabia. Kapatid na Kate James, yung mga kapatiran po natin dyan sa Saudi Arabia, pwede nyo pong itag someday or inyo pong i-mention dito. Dahil po tayo po, mahal po ko po ang mga OFW. Dahil mahal po kayo ng Panginoon. Aram ko po at naramdam ko po ang inyo pong feeling, ang inyo pong lungkot. Pero kinakaya nyo po, mga kapatid. Michael Mahinay Ortaniza AM.
Yuni Marata. Siya po itong tuwa, mga patid. Michael Mahinay Ortaniza, maraming salamat po, Pastor, sa pag-pray. God bless you, Pastor. You're welcome po. LV Pagtama, again watching from UPC, Lebanon. Lahat ng mga taga UPC, Lebanon, God bless po. Marlene Dagan, God bless, Pastor. Samat sa mensahe, pagpalain ka ng Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. I claim it po, Sister Marlene Dagan. Praying, Pastor. God bless you, Pastor. And to your beautiful wife, God bless. Thank you, Pastor, sa pulong sa Ginoo. Glory to God, Sister Alma. LV Pagtama, aganon, praise the Lord. Kilua Sibala is watching. Kate James, thank you, Pastor. Hallelujah. So, ulitin po, mga kapatid, maraming mga kapatid, hallelujah. Bago po ako tuluyang magpaalam, Brother Rafi, shout out sa'yo. Brother Rafi is watching. I-play ko po muna, mga kapatid, ang akin po. In the Lord with all your heart. Thanks. Thank you, Pastor, sabi ni Sister LV Pagtama Agayon, mga kapatid. Na nakuha ko po sa Proverbs chapter 3 verse 5, mga kapatid. Ito po ang aking song composition. Ang title po, mga kapatid, as I Trust. Mga kapatid, trust. Proverbs chapter 3 verse 5. Gusto niyo po mapanood, mga kapatid, nasa YouTube channel ko po 'yan. Kung ano po ang aking pangalan sa Facebook, 'yun din po yung aking pangalan sa YouTube. Marjorie Saldua, God bless you, Pastor. Thanks. Understanding, trust, 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 trust. My son, do not forget my love, but let your heart. Ulitin ko po, mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong hapon, mga kapatid. Praise the Lord. And to you, and to you, and to you. Oh, trust in the Lord with on your own understanding. LV Pagtama Agayon, thank you, Pastor. Marjorie Saldua, God bless you, Pastor. Thanks to the Word of God. Ulitin ko po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking Facebook Live Ministry ngayong hapon. Ako po ulit si Pastor Richard Manaloto ng UPC Arms. Nagsasabi, mga kapatid, hallelujah, na lagi lang natin pagkakatiwalaan ang ating Panginoon. And one more time, our message is Healer God. We are serving a healer God, mga kapatid. In the name of Jesus, God bless you, 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 God bless you. God bless you.